in general, dapat may Jordans kayo, guys. Every sneakerhead must have Jordans. Kasi ito nga. What is up? What's up sa inyong mga patatas? So, pag-uusapan natin yan, guys. Kikwento ko kayo. And then, bago muna ang lahat pala. Bago muna ang lahat. Makikita nyo meron tayong bagong headwear dito. Kasi, hindi ko alam para saan to. Nakita ko lang sa bahay. So, ito. Suotin natin, di ba? Anyway, guys. Alisin natin yan. Kasi hindi natin yan kailangan. Pero ang pag-uusapan natin yun, guys, is all about sneakers pa rin, syempre. Di ba? Syempre, sneakers pa rin. Pero bago ang lahat, guys, gusto muna i-shoutout yung mga few people na to. Gusto muna i-shoutout si Sir Charles Irvin Ayes. Shoutout sa'yo, my guy. Si Sir Elton Abunda, shoutout din sa'yo, my guy. Game, sumulan natin, guys, no? Ang pag-uusapan natin ngayon, guys, is all about sneakers, all about shoes pa rin, syempre, shoes. Pero pass muna tayo ngayon sa ano, guys? Pass muna tayo sa reselling. Papakita ko sa inyo kung ano yung top 5 shoes na... Top 5 types of shoes na must have sa collection mo. So, ano nga ba to, diba? Dapat ba meron kang ano? Dapat ba meron kang mga leather shoes, yung mga ganito, ganyan? Pero, anyway, guys, papakita ko sa inyo ano yung mga dapat na meron kayo sa shoe collection nyo. Number 1. Come on, guys. Dapat meron kayo nito. Kyrie. Ay, di ba Kyrie in general? Dapat meron kayo pang basketball shoes. Kasi as you know, guys, no, mahilig tayo mag-basketball. So, kung makikita nyo, meron tayo dito ang Kyrie 4. I think this is Kyrie 4. So, ayan, no. So, kaya ito yung napili kong hooping shoe, guys. Hooping shoe. Kasi, basically, kasi ito yung pasok sa, ano, sa paa ko. Kasi, guys, yung paa ko medyo malapad siya. Mataas yung taas, yung dito ng paa. So medyo mataas yun. So nahihirapan ako maghanap ng perfect shoe para sa akin. So ang usually na ginagamit ko is Hyperdunk 2000. Basta Hyperdunk in general, guys, pasok yun sa akin. Pero ayoko maging common. Kumuha tayo ng medyo kakaiba, guys. So ito yung napili ko, Kyrie. And kinuha ko yung floral colorway, guys, kasi ano na, medyo guwapo siya, guys, pag naka white socks. Tsaka maganda yung traction niya, guys. For me, pinamagandang traction is Kyrie kasi hanggang gilid. Though hindi naman ako nag-crossover ng todo, pero para sa akin importante yung ano, yung lockdown. Tsaka hindi, ito, guys, ha, na based sa knowledge ko about sa shoes, don't quote me kasi hindi ko masyado sure to if totoo. Pero hindi daw kaso yung high cut or mid cut. Ang kaso daw yung ano, guys, yung cup area kung gano'n ka-secured, kung gano'n kapasok yung paa mo. So, nabasa ko summary yun sa YouTube. And sabi nila na yun daw yung nagpapaiwas ng pagtapilok. Pero doon, natatapilok pa rin ako, guys, kasi usually I play center or power forward. So, alam mo yun, palagi ako nasa loob, palagi ako tumatalon. So, after rebound, guys, nakakapak talaga ako ng mga paa. So, alam mo yung feeling na yun, di ba? Sakit, guys, sakit. So, yun yung number one, guys. Kailangan may hooping shoe kayo palagi. Huwag niyong kalimutan na dapat meron kayong hooping shoe, guys. Marami namang mura. Ito, guys, yung Kyrie na to, parang mga ano lang to, yung mga nakuha ko lang siya parang 4,000 or 3,000 nga lang ata. Second hand ko siya nabili, pero sobrang ganda pa ng condition. Wala pa siyang heel drag kung makikita nyo. So, there's that, di ba? Kailangan may hooping shoe kayo, guys. Kailangan may hooping shoe kayo. Or kung ano mang sports niyo, dapat importante na may ganun kayo, di ba? So, yun yung number one. Number two na kailangan niyo, guys, sa shoe collection niyo is generic white shoe, guys. Generic white shoe, beaters kung tawagin, di ba? So, ito yung napili ko, guys, kasi usually dati mahilig ako mag Air Force 1. Kaso, kasi nga, sinabi ko na to dati, pero yung leather kasi noon is matigas. So, ito kung makikita nyo, malambot siya, malambot. Yung leather niya is sobrang, ano, guys, sobrang lambot para sa akin. Favorite beaters na white shoe ko, guys, kasi para sa akin, ito yung most comfortable na beaters ko, na white shoe, in general, kasi sobrang mura lang nito, guys. Parang nakuha ko to 4,000 ata, or 3,000. Second hand ko rin siya nabili, syempre, kasi, you know, guys, kailangan second hand yung binibili nyo palagi. Kasi nga, mura. Yun yung mura, di ba? Tapos yung iba, guys, gusto yung iba, yung beaters nila. Gusto nila na madumi. Pero ako, I like to keep my shoes clean though. Hindi ito masyado malinis. Yun, guys, generic white shoe. Kailangan nyo to kasi minsan may days ka na ayaw mo gamitin yung mga magaganda mong sapatos, di ba? Yung mga hype shoes mo. Di ba? Minsan ayaw mo gamitin yun. So, there's that, di ba? Kailangan meron kayong beaters. White shoe is pwede mong suotin kahit saan. Naka shorts, naka pantalon, naka medyas, di ba? So yun, yung napili ko is Reebok Classics, guys. Kung makikita nyo. Yun, number 2, guys. Beater shoe, beaters. Number 3, guys. Number 3. Kailangan dapat meron kayong Jordans. Come on, guys. Kung sneakerhead kayo, dapat meron kayong Jordans. Kung makikita nyo, ito yung napili ko, Jordan 4. Oreo, kasi para saan, guys, ang favorite shoe, ang favorite Jordan shoe ko is Jordan 1 and Jordan 4. Tapos
Jordan 6. Yun yung mga favorite shoe ko, guys. Di ako mahilig masyado sa Jordan 11 kasi ayoko nung mga naninilaw na parts. Kasi diba kahit gano'n mo siya kagamitin, kahit gano'n mo ingatan, is dumudumi pa rin siya. I mean, nag-yellow pa rin, diba? So, typically, I don't wear Jordan 11s that much. Unless na lang kung yung nakadyed yung translucent outsole, yun yung mga Jordan 11 breads. Yung mga cap and gown na Jordan 11, yung mga ganun, guys. So, pero in general, dapat may Jordans kayo, guys. Every sneakerhead must have Jordans. Kasi, di ba nga, ginagamit siya pang forma and ginagamit din siya pang basketball shoe, di ba? So, if wala kang masyadong pera, buhay Jordans, di ba? Actually, guys, resellable pa siya, resellable. Malaki yung demand for Jordan shoes. So, alam mo yun, if gusto mong may gagamitin ka pang forma, if gusto mong may gagamitin ka pang basketball, na at the same time is resellable, di ba? So, go with the Jordans, guys. I would say go with the OG colorways kasi nga, syempre, para may resell mo na mabilis, di ba? Tapos palit ka lang ng palit every week. So, yun, guys, every sneakerhead must have, Jordan 4s or Jordans in general, di ba? Another one, guys. Ang napili ko, guys, this is Adidas Night Joggers. So, dapat meron kayong, guys, dapat meron kayong gym shoe. Diba? Dapat meron kayong gym shoe. So, ito yung napili ko kasi ito yung Boost. Sobrang lambot na ito, guys. Para siyang Iniki Boost. Sinabi ko na rin to dati. So, one of my favorite shoe, guys. Simple silhouette. Hindi naman siya simple silhouette. Simple colorway lang, diba? Kasi all black, guys. Sa gym, guys, sobrang. Ang forma ko sa gym, guys, short shorts, tapos big t-shirt, tapos white socks, tapos kahit anong shoe na, guys. Kasi tapos, athletic siya tignan, though hindi ako masyadong athletic. Tamang gym lang, guys, tamang buhat, tamang bench press, diba? So, yun, ito yung guys, dapat meron kayong gym shoe, kasi hindi mo naman pwede gamitin, para sa akin, hindi mo pwede gamitin yung pang basketball sa gym. Though yung iba, syempre ginagamit yun, pero ayoko gamitin kasi para saan ang nakikita ko, guys, naalala mo yung mga bata tayo, nagsusot tayo ng mga pang basketball na sapatos pag nagsisimba. For me, parang ganun yun. Parang feel ko kasi kapag nasa gym ka, I have no offense, guys, sa mga nagsusot ng basketball shoe, diba? That's their thing. Pero para saan kasi, hindi ako nagsusot ng basketball shoe sa gym. Kasi nga, ano yun, guys, diba? Basketball shoe nga yun, diba? Hindi man siya gym shoe. So para sa akin, gym shoe ko is ito. Para sa akin, ito yung comfortable para sa akin. So, yun, guys. At joggers, sobrang ganda ng silhouette, guys. Sobrang ganda para sa akin. Tapos, all black lang. Tapos, ito, guys, pwede ko pa ito gamitin pang alis. Di ba? Pwede gamitin pang shorts, pang movies, pang date. Tapos, guys, ang gusto ko dito sa night jogger na to, kung makikita nyo yung tongue na ito, parang off-white, kung makikita nyo itong mesh na to, hindi siya finished, di ba? So, tapos, sobrang breathable na material, sobrang gaan. Alam mo yun, tapos pwede mo siyang dumihan, I mean, pag natapunan ng ketchup, wala kang paki masyado kasi all black naman siya, di ba? So, yun, para saan maganda to, guys? Yun yung number two. Kailangan may gym shoe kayo, gym shoe. Ito, guys, so number one, before tayo mag number one, guys, gusto muna mag honorable mention. Honorable mention muna tayo, guys, sa shoe na to kasi I wouldn't say na nasa top 5 siya. Kasi for me, wala siya sa top 5 kasi hindi naman ako ganitong type ng person. Pero ito yung leather shoes, guys. So, leather shoes. Ito yung Tom Ford. Hindi man Tom Ford pala. Fred Perry pala, guys. Fred Perry. So, yan. Kung makikita nyo. Fred Perry. Hindi ko alam anong tawag dito sa model na to, guys. Kasi nakuha ko lang siya sa... I think sa outlet store sa SLX. Papunta kami Laguna. So, siguro, guys, ginamit ko to mga dalawang beses. So, siguro sa... Ginamit ko to sa debut ata ng kapatid ko or sa office meeting. So, yun, guys, kasi as you know, diba, wala ako sa office. Yung job ko is wala sa office. I work somewhere. Hindi ako nag-office, guys. So, bihira ako magsuot ng ganito. Nasa honorable mention siya, guys. Kasi, kailangan nyo magkaroon ng decent leather shoes, guys. Pero para sa akin kasi, hindi naman ako type ng person na ganun. Wala ako sa corporate world. Pero dapat, guys, dapat kayo merong leather shoes. So, ito yung para sa akin, guys. Alam mo yun, parang nakakatangkad siya tignan. Do yung pa ako mga hanggang dito lang. Gitna lang ng sapatos, di ba? Pero pasok naman siya, guys, kasi so, hindi rin siya masyadong comfortable para sa akin. Pero alam mo yun, guys, winawalang hiya ko lang to kasi sobrang versatile na to. Tapos, brown shoe, guys, hindi siya black. Kumbaga, kasi kapag nag-black leather shoes ka, guys, parang yun yung generic, di ba? Parang yun yung safe para sa akin. Pero, so yun,
kumuha ako ng brown para medyo elegante itignan, di ba? So lastly guys, syempre nakita nyo na to. Nakita nyo na somewhere, pero last essential shoe elf every sneakerhead must have, guys, is ito. Designer shoes. Designer shoes. Made be Balenciaga, Triple S, made be yung Margiela's, made be yung mga Gucci slides, yung mga Gucci Aces, yung mga ganyan. Pero yun guys, dapat meron kayong ano, meron kayong designer shoe. Para sa akin guys ha, para sa akin lang to, huwag kayong mag-hate. Ano to guys, ito yung mga masusuot nyo pag medyo formal, medyo semi-formal yung mga attendan natin mga events, di ba? Mga life events. Tapos, alam mo yun, pwede mo rin to gamitin sa mga casual dates, di ba? Casual wear sa mall, pag gusto mo mag-flex ng onte. Yun, guys, no, dapat meron kayong designer shoe. If you can afford lang naman, di ba? If you can afford, if not, siguro pwede na kayo mag-leather shoes. Di naman kailangan, guys, na designer talaga. You don't have to go for Gucci or Louis Vuitton or Prada, di ba? Or Balenciaga. Meron naman mga cheaper alternative, guys. Basta decent, di ba? Decent leather shoe. Hindi siya yung, alam mo, hindi yung pang-office, di ba? Dapat meron kayong leather shoes na sneakers, guys, na sneakers. Merong mga alternatives para dyan. Meron yung common projects, di ba? Merong common projects, guys. Decent yun. I know for a fact na yun na yung next para dito. Next na kasunod ng Gucci Rhytons is yung Common Projects, guys. Sobrang low-key rin yan, di ba? You can go with that naman. Hindi nyo naman kailangan bumili ng ganito. Kasi way, kahit ito guys, way beyond my ano na to. Way beyond my budget na. Binili ko lang talaga to para sa akin kasi gusto ko ng, alam mo yun, kasi di ba, uso yung mga ganito, guys. Uso yung mga ganito. Dati. Pero ngayon medyo hindi na. Yung mga dad shoe, di ba? Napakagandang, gandang silhouette, guys. Tsaka yung colorway niya, guys, is hindi siya white. Para siyang cream. Tapos yung leather niya, leather quality is superb, guys. Superb. So kahit durug-durugin mo to, kahit walang hihain mo to, di ba? Ganyan-ganyanin mo. Get some help. Pakit masyado. Tapos nga pala guys, no, natanong yung bat orange to kasi nilagyan ko to ng breeze insole from Nike para mas breathable material siya, diba? So, yan. There's that. Ito yung Gucci Rhytons, guys. Napaka-comfortable shoe para sa akin. Yun lang naman, guys. Para sa akin lang to. Ito yung mga kailangan yung sapatos in your rotation. Hindi ko naman sinasabi na bumili kayo ng ganito kasi mostly lang ng shoe na to, guys, is unsellable, unresellable. Lalo na yung Gucci kasi mahal ko yung nabili. Retail ko yung nabili. So, wala nang magbabayad ng retail pa dyan, diba? So, yun guys. Sana na gusto nyo yung essential shoes for sneakerheads natin. And gagawa ko guys ng updated version nito. Pero, as of now, yan muna yung ano natin. Yan muna yung rotation natin. Yun, diba guys? So, thank you sa mga nanonood guys. Thank you sa pagsuporta. And sana na-enjoy nyo yung video. And kita-kita na naman tayo sa mga susunod na videos. And peace out guys. Peace out.